Magandang araw sa iyo at sa lahat ng iyong tagapakinig at tagatangkilik ng programa Butihing Tagasalaysay. Itago mo po ako sa pangalang Elmer, 47 anyos, laking negros. Ito ay nangyari noong binata pa ako. Ikakasal na sana ako noon sa aking nobya na ubod ng puti at napakaganda na halos. Ayaw kong may ibang mga matang dadapo sa malaporsinlaan ng kotis niya. Nakilala ko si Roth sa isang pampublikong lugar ng bayan taong 1988. Namamasyal kami noon kasama ng aking mga barkada. Nang magkayayaan silang pumasok sa isang bahay aliwan, ay nagpaiwan lamang ako dahil hindi ko gusto ang kanilang iniisip. Actually, napilitan lang talaga akong sumama sa kanila ng mga panahong iyon. Hindi kasi talaga ako hilig maglakwatsa dahil sa bukod sa magastos ay nakakapagod rin. At higit sa lahat, hindi ako sanay sa mataong lugar. Mahilig akong mapag-isa noon pa dahil isa akong dakilang pervert. Ang kaso ay napagkakamalan ako ng mga ito na bakla. Kaya napipilitan na lamang akong sumama. Doon ko nakilala si Roth. Hi, paunang bati ko sa babae. Mayumi naman itong umayos ng upo at nginitian ako ng napakatipid. Tsaka tumingin muli sa malayo. Ako nga pala si Elmer. Pakilala ko pa rin dito, sabay abot ng aking kamay. Tumingala naman itong muli para tignan ang reaksyon ko. Nang magitang seryoso ako ay dahan-dahang inaabot nito ang aking kamay. Napangiti ulit ito at matamlay na umusog sa pagkakaupo. Ako si Roth. Pakilala na rin ito. Inalok akong umupo sa kanyang gilid. Tahimik naman akong naupo roon. Napansin ko kasing parang ang laki ng problema mo. Baka naman may maitutulong ako sa iyo. Saad ko rito. Gaya ng una niyang reaksyon, tipid ngiti lamang ang sinagot nito sa akin. Kaya pinilit ko na rin tumahimik. Pero aminado akong ang mga ngiti niyang iyon ang nakakuha ng aking atensyon. Halos umukit na iyon sa aking diwa. Kahit saan ako tumitingin ay ngiti niya ang aking nakikita. Hindi ko na makakalimutan ang kanyang mukha at galaw, maging ang malamyos niyang boses. Ang problema ay hindi ko man lang alam kung saan ito umuwi. Unang pagkakataon pa naman iyong nasilayan ko ang kanyang pagmumukha sa lugar na iyon. Hindi ko man lang naitanong kung saan siya umuwi o kung nagtatrabaho ba siya. Ilang buwan akong hindi makapagtrabaho at makatulog ng maayos sa kakaisip sa kanya. Makalipas ang 3 buwan, hindi ko inaasahan na magkukros muli ang aming mga landas. Piyestahan iyon sa isang baryo. Niyaya ako ng mga kasamahan at dahil wala naman kaming trabaho kinabukasan iyon, ay nagpasya akong sumama. Iyon pala ay tagaroon si Roth at miyos ito sa isang patimpalak. Kinoronahan pa itong rena sa gabing iyon. Maraming lalaki ang umahanga at tagahanga. Maraming lalaki ang nagka-interes na ligawan siya. Kaya nawalan ako ng pag-asa na magugustuhan din ng dalaga. Ano naman ang panama ko sa ibang lalaking tagahanga niya? May konsehal at may lisensyadong mga tao. Mga profesional. Samantalang ako ay di hamak na construction worker lang. Tahimik lamang akong nakaupo sa madilim na parte nang matapos na ang koronasyon. Sayawan na kasi kaya todo indak ang aking mga kasamahan. Maging sa mga sweet music ay game na game ang mga itong nakikipagsayawan. Samantalang ako ay panay tampal kung saan banda ng aking katawan kinakagat ng lamok. Makalipas ang 2 oras sa pag-upo ay
naisipan ko na lang umuwi. Nangangalay na kasi ang puwet ko sa kakaupo. Nang may biglang nagsalita sa aking gilid. Baka gusto mong isayaw ako habang sweet music pa ang tugtugin. Aning pamilyar na boses. Napatingin ako sa aking gilid at nagtama ang mga paningin namin ni Roth. Roth, sambit ko at parang hindi makapaniwala sa nakikita. Ngumiti naman ito ng napakatamis. Kaya sa pagkakatawang iyon ay tila mababaliw na ako at parang gusto ko na siyang hagdan. Talaga, pwede kitang isayaw. Pangungumpirma ko pa rito. Tumango ulit ito at lumapit sa akin. Hinila ang kamay ko at iginiya sa gitna ng sayawan. Kita kong pinagtitinginan kami ng lahat, kaya nakaramdam ako ng hiya sa sarili. Nanliliit na naman akong muli. Lalo na, at ito pa talaga ang nagturo sa akin kung saan ilalagay ang kamay. Nanginginig at tila nakahawak ako ng yelo sa sobrang lamig ng aking kamay. Hindi ka pala sumasayaw? Tanong nito sa akin. Paano mo alam? Natural, hindi mo nga alam kung saan mo ilagay ang kamay mo sa akin eh. Wika pa nito. Kaya napakamot ako sa batok. Iniba ko kaagad ang usapan. Kinumusta ko siya kung okay na ba. At sinabi niya na tuluyan na niyang natanggap ang mga pangyayari sa buhay niyang iyon. Hindi na rin daw magbabago at wala siyang magawa para magbago iyon. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin at hindi naman din ako interesadong alamin kung ano iyon. Kaya tahimik lamang ako hanggang sa maalala kong tanungin kung saan siya kanina at bigla na lamang siyang nawala. Ah, hindi. Nagpahinga lang ako saglit tapos ay bumalik agad ako rito. Nakita kasi kita kanina pa. Sagot nito. Nagulat ako dahil hindi ko alam na nakita at natatandaan pa rin pala niya ako. Napag-alaman ko na taga-kabilang baryo pala siya, malapit sa aking pinagtatrabahuan. Kaya humingi ako ng permiso kung pwede ba akong manligaw sa kanya. Ngunit mabilis itong tumanggi at sobrang istrikto daw ang kanyang mga magulang. Wala akong nagawa kundi ang ligawan na ito sa gabing ding iyon. Hindi rin naman ako makapunta sa bahay nila dahil ayaw niya. Kaya sa sayawan pa lang ay ipinagtapat ko na kaagad ang nararamdaman ko sa kanya. Malimit kaming nagkikita sa parke. Doon ko lamang siya nililigawan hanggang sa tuluyan na niya akong sinagot. Kaya lang ay hindi talaga ako nakokontento sa ganoon lamang kami mag-uusap. At isa pa, ay gusto ko ring makilala ang kanyang mga magulang at kapatid. Para naman magiging formal na rin ang aming relasyon. Nakapag-ipon na rin naman ako. Kaya kapag maging okay sa pamilya niya ang aming relasyon ay aalukin ko na ito ng kasal. Isang gabing umuwi na ito mula sa aming pagtatagpo ay lihim ko itong sinundan. Gusto ko lang na makilala ang kanyang pamilya. Sigurado namang hindi na siya makatanggi pa kapag nasa bahay na nila ako at nasa harapan na ng kanyang mga magulang. Pagkadating sa kanilang bakuran ay lalantad na sana akong ngunit. Laking gulat ko nang biglang sinampal si Roth ng napakalakas ng kanyang ama. Ang tigas talaga ng ulo mo, Roth. Ilang beses ko bang sabihin sa iyo na hindi ka pwedeng magpatuloy sa pakikipagrelasyon sa mga tao? Galit na sumbat ng ama nito. Halos magkadikit na ang aking mga kilay sa sobrang pagtataka. Naisip ko ng mga panahong iyon ay mga engkanto sila ni Roth dahil hindi sila pwedeng magkipagrelasyon sa mga tao. Tama ba ang narinig ko? Dinadaya ako ng aking paningin dahil ang bahay na nakikita ko ay hindi bahay na maliit.
Ang totoo ay malaki talaga iyon at yari sa ginto. Alam ko naman na angkan tayo ng mga aswang at... Pero katulad ng mga tao, may puso at damdamin na rin naman tayo na marunong magmahal, di ba? Hindi naman siguro bawal ang umibig, hindi ba? Dinig kong sagot ni Rod sa ama. Malinaw ko iyong narinig kaya hindi kaagad ako nakapag-react. Mga aswang ang kanyang pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit gusto ni Rod na itago ang aming relasyon. At palihim lang kung magkikita. Hindi ko alam kung dapat na ba akong matakot dahil sa oras na may makakita sa akin sa labas ng kanilang bakuran na nagkubliay. Paniguradong karni ang kalalabasan ko ng gabing iyon. Ilang sandali pa ay biglang nagbago ito ng anyo. Kahit gabi ay naaninag ko ang mukha nito dahil sa sinag ng buwan. Kitang-kita ko kung paano ito tinubuan ng pakpak. Kung hindi lang nito nasabing ang kansela ng aswang ay, siguradong mapagkamalan ko pa itong anghel. Dahil sa mahabang pakpak nito, na gaya ng nakikita ko sa mga pelikula, ngayong pakpak ng anghel. Kulay puti din kasi iyon. Hindi ko nga lang makita ang kanyang mukha kung maamo pa rin ba. O kaya'y kasing sama rin ang tawag sa kanila. Salitang aswang pa lang kasi ay, iba na kaagad ang guhit ng iyong imahinasyon sa mukha nila. Papatayin ko ang lalaking iyon. Makikita mo. Galit na wika nito kay Roth. Napakobli ako ng husto sa gilid ng malaking bato na may maliit na puno ng bayabas sa unahan. Sa pagkakaintindi ko ang gusto nitong hanapin para patayin o kaya katayin para sa buong angkan niya, ay ako. Sige tay, subukan mo dahil pag-uwi mo rito ay makikita mo na akong nakatali ang liig sa lubid at nakakabit sa ating bubong. Banta ni Rod sa ama. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko ng mga sandaling iyon. Doon ko napatunayan na mahal rin akong sobra ni Roth. Ngunit hindi pa rin maabsorb ng husto sa aking isipan na isang aswang ang aking naging kasintahan. Hindi ko rin napaghandaan ang talas ng pang-amoy ng aswang. Hindi ko napaghandaan ang biglang paglapit nito sa aking kinaroroonan. Hinila ako nito palapit kay Roth. Kaya nagulat rin ito nang makita ko. Elmer, sinusundan mo ba ako? Gulat na tanong nito sa akin. Roth, hindi. Ang gusto ko lang mangyari ay maipakilala mo ako ng formal sa iyong pamilya. Hindi ko naman inikala na ganito pala ang aking madadatnan. Kaya pala ganoon na lang ang kagustuhan mong itago ang relasyon natin. Litanya ko habang palipat-lipat ng tingin sa kanilang mag-ama. Natatakot na rin ako lalo pa't bumungad sa akin ang napakapangit na mukha ng kanyang ama. Ang tutulis at ang haba ng mga pangil at kuko nito. Naglalaway at nagbabaga pa ang mga mata. Hindi ikaw ang pupwedeng maging asawa ni Roth. Ang aswang ay para lamang sa kapwa nilang mga aswang. Kaya kung gusto mong maging asawa ni Roth, magiging aswang ka muna. Papayag kang hawaan namin ng pagiging aswang. Napaatras ako sa naging kondisyon nito. Kahit minsan ay hindi na ako nangarap na kumain ng tao. Kahit minsan ay hindi pumasok sa isipan ko na maging aswang. At kung iyon na rin lang ang naging kondisyon para makasama ko siya, mas mabuti nang maging matandang binata na lang ako. Tay, hindi mo pwedeng gawin yan. Reklamo ni Roth sa ama. Mahal ko si Roth ngunit hindi naman yata batayan na dapat. Pareho kaming magiging aswang bago kami pwedeng magkaroon ng relasyon. Reklamo ko rito. Nagalit ito at tumalon sa akin para sana sunggaban ako ngunit mabilis na hinarang ni Roth ang kanyang katawan.
kaya ang balikat niya ang tinamaan ng mga mahahabang ngipin. At ang kanyang damit ay napunit nang tamaan ng mahabang kuko ang kanyang tiyan. Kita ang marka ng mahabang kuko na gumuhit mula sa dibdib hanggang tiyan. Nang makita iyon ni Roth ay biglang gumuhit ang galit sa kanyang muka. Bigla itong nag-iba ng anyo. Naging katulad ito sa ama. Nakipagtuos ito kahit paman. Marami ng dugo ang lumalabas mula sa kanyang malaking sugat doon sa balikat. Nang dahil sa lalaking iyan, kaya mo nang suwayin ang iyong ama. Saad nang kalalabas lang sa bahay na ina nito. Kagaya nila ay napakatuloy sa rin ng kuko nito at pangil. Magulo ang buhok at halos kumikinang ang mga balat sa langis. Galit na galit itong tumititig sa akin. Hanggang sasabay na ang mga itong umatake sa akin. Ganoon pa rin ang ginawa ni Roth. Hinarang pa rin ito ang kanyang katawan para sana hindi ako masaktan. Ngunit naaabot ako ng kanyang ama. Hinila ako nito kaya napilitan akong makipagbuno rito. Hindi rin ako makapanglaban ng ganoon dahil sa sobrang dulas ng kanilang katawan. Marami na akong sugat dahil sa mga kalmot nito. Ngunit pilit kong inilayo ang aking sarili na huwag maabot ng kanyang bunganga na sobrang haba ng mga pangil. Halos naliligo na ako sa dugo at puro sugat ang buong katawan. Nakikita ko rin sa mga mata ni Roth ang pag-aalala sa aking sitwasyon. Kaya hindi na ito nagdalawang isip pa na saktan ang ina para maipagtanggol ako. Nasalampak sa lupa ang kanyang ina nang buong lakas niya itong itulak. Nakakuha siya ng pagkakataon para iligtas ako sa kanyang ama. Kaunting-kaunti na lang yata ang hiningang natira sa akin. Isinakay ako ni Roth sa kanyang likod at hinawakan ang dalawang kamay sa kanyang harapan. Inilipad ako nito sa ere at narinig ko pa ang sigaw ng kanyang ama at ina na sobrang galit na galit dahil sa kanyang ginawang pagtaka sa akin. Doon na ako tuluyang nawala ng malay. Hindi ko na alam kung saan ako dinala ni Roth at nagising na lang ako nang nagamot na lahat ng sugat. Gising ka na pala. Masakit pa ba ang mga sugat mo? Tanong nito sa akin. Hindi na masyado. Anong nangyari? Ikaw kumusta ka? Tanong ko rito. Malungkot itong tumingin sa akin. Tinitigan ako ng napakatagal bago muling nagsalita. Patawad kung hindi ko sinabi sa iyo ang lahat, Elmer. Natatakot akong kamuhian mo ako oras na malaman mo ang totoong ako. Wika nito. Tahimik lang ako at hindi alam kung ano ang magiging reaksyon. Ito na rin yata ang huling araw na pagkikita natin. Kailangan na naming lumuwas ng syudad ayon sa kagustuhan ng aking mga magulang. Noong nalaman nila ang tungkol sa atin, pinlano na kaagad nila ito. Sana naman, Elmer, mananatiling sikreto ang tungkol sa pamilya namin. Hindi ko alam kung iiyak ako o pigilan ko ba siya sa kanyang desisyon. Ngunit alam ko na hindi lang ang buhay ko ang mapahamak. Maging si Roth ay ganoon rin. Nakikita ko kung gaano kabangis ang kanyang mga magulang. Hindi ito mangingiming patayin siya o ako. Wala ka bang sasabihin? Tanong pa nito sa akin. Mahal kita, Roth. Nagugulan ako kung ano ang magiging reaksyon ko sa mga pangyayaring ito. Ibang bigyan mo naman ako ng pagkakataon na makapagdesisyon kung ano ang mas matimbang sa sitwasyon na ito. Masyado kasing mabilis ang mga pangyayari. Saad ko rito. Hindi mo na kailangang manimbang pa, Elmer. Pinapalaya na kita. Sa ayaw at sa gusto mo, hihiwalayan kita. Dahil ayaw ko na mapapahama ka. Hindi ka rin nila tatantanan at kung ditikit ka talaga sa akin, hahawaan ka nila.
Ayokong mangyari iyon, Elmer. Ang hirap mabuhay sa dalawang katauhan. Iyong tatawagin ang iyong hininga ang uminom ng praiskong dugo at praiskong laman. Ayokong mangyari sa iyon. Mahabang litanya nito. Nagpaalam na ito at tuluyan na akong iniwan sa isang abandonadong kubo. Bumalik na lamang ako sa aking tinitiran at nagulat pa ang aking mga kasamahan dahil sa dami ng aking mga sugat at pasa. Hoy, napaaway ka ba? Anong klaseng away iyon at tila napakarami mong kalmot? Sabi na nga ba at bakla ka eh? Sunod-sunod na tanong ng isa kong kasama. Kinuyog ako ng aswang. Mabuti nga at buhay pa ako eh. Kwento ko rito. Tila ayaw pa ng mga ito maniwala at nagkatinginan pa sila nang sinabi ko iyon. Hindi ko na rin kunento lahat ng pangyayari, lalo na ang tungkol kay Roth at sa pamilya nito. Wala rin naman silang alam tungkol sa babaeng karelasyon ko. Inakala pa nga nilang bakla ako noon. Hindi ako makatulog at laging iniisip si Roth. Hindi ako mapalagay. At gusto ko na siyang makitang muli. Bahala na kung ano ang gagawin ng kanyang mga magulang. Basta handa akong panindigan. Bahala nang maging katulad nila, ang importante ay makakasama ko ang babaeng mahal ko. Ngunit huli na ang lahat. Nang puntahan ko ang bahay nila, ay wala nang nakatira. Wala rin akong mapagtanungan dahil sobrang layo ng kanilang karatig. Dahil sa nangyari ay tuluyan na akong naging matandang binata. Ouch! Ingat sa ating mga single. Hindi ko magawang magmahal ng iba dahil kay Roth. Makinis ka siya, maputi, pero ba't ganon? Sa kanya ko lang naramdaman ang totoong pag-ibig na walang hanggan. Hanggang dito na lang po mga kaaswang. Marami pong salamat sa lahat ng nakikinig. Sa ngayon po ay namimitas na lang ako ng kung ano-ano. Muli po, ako po si Elmer ng Pilipinas.